po sa inyong lahat. Samahan niyo po sa aking channel at pag-usapan po natin ang tungkol kay Virgin Mary, Saint Mary, the Virgin Mother. Pero bago po yan, bibigyan ko muna po kayo ng trivia tungkol sa buhay ni Jesus. Si Jesus ay may 7 kapatid, 5 ang lalaki at 2 ang babae. At yung pong 5 lalaki ay sina James, Joseph, Judah, Simon, and Thomas. At yung pong 2 babae ay si Leah and si Rachel, na ito po ay mababasa at nakadocument sa St. Mark and St. Matthew ng New Testament. Now, bakit nga ba si Virgin Mary ang napiling mother ni Jesus? Nung panahon po ngayon, kailangan ay batang bata ang isang ina o mapapangasawa ng isang lalaki sa lugar na yung kasi, culture, na kapag ikaw ay 15, 16, 17, yun ang virgin. Wala pa nakahagalaw sa ganong age ng mga babae. At bakit siya ang napili? Kasi siya ay nakaplano na mula pa noong una sa Biblia na siya ay magiging ina ni Jesus. Paano nalaman ni Virgin Mary na siya ay magiging ina ni Jesus? Yun po ay pinaalam sa kanya sa pamamagitan ng Holy Dreams. Kasi nung una, sa Biblia, pag ikaw ay bibigyan ng Diyos ng mensahe, yun ay true dreams. Mapapaginipan mo lang, kasi hindi mo naman makakausap ang Diyos nung panahon na yun. So si Virgin Mary nabuntis sa pamamagitan ng Espiritu, banal na Espiritu. So ibig sabihin, si Maria ay nakipagtalik sa Holy Spirit. Hindi po. Ang Holy Spirit lang ang sumanip sa kanya para siya ay mabuntis, at ino po ay binigay sa kanya ng Diyos. Hindi ibig sabihin, si Mary at saka Spirit ay nagtalik. Sinukuban lang siya ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit ba si Virgin Mary ay nanatiling birhen kahit siya ay nanganak na? So paano nangyari yun? Si Virgin Mary at saka si Joseph na ibinigay na asawa ni Mary ay hindi nagsiping, hindi sila nagtalik. Nagising na lang siya na siya ay nagdadalang tao, at tulad ng sinabi ko, siya ay nagdalang tao dahil sa banal na Espiritu. At si Joseph man ay nakatanggap din ng mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ng panaginip na siya ay magiging ama ng hari ng mga hari, na yun nga ay si Jesus. Nung una hindi niya matanggap, pero nung siya nakapag-isip-isip, natanggap na rin niya na siya ay magiging ama ng hari ng mga hari. So, yun. Kaya siya ay nanatiling birhen dahil hindi naman siya nagalaw, hindi siya nagtalik ni Joseph, siya ay nagbuntis. Kaya siya tinatawag na birhen hanggang ngayon dahil kahit kailan ay hindi siya nakipagtalik kay Joseph, pero nabuntis siya. Bakit nga ba sa sabsaban si Jesus isinilang? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit? Nung panahon na yon, ipinag-utos ng mga hari ng kanilang mga bayan ang pababayad ng tax. Si Joseph ay taga ibang bayan, taga Judea. Kaya siya naglalakbay kasama si Virgin Mary kahit kagampan na, o alam niyo yung kagampan, about na mga nakabuwanan ng panganganak niya, ay isinama niya dahil nga uuwi sila sa bayan ni Joseph para magbayad ng tax. At sa paglalakbay nila, habang sila'y naglalakbay patungo ng Judea, inabot ng panganganak si Virgin Mary. Sila ay humanap ng matutuluyan. Dahil wala silang kakilala, walang nagpatuloy. Hanap sila na hanap, inakailang bahay sila na mapapagtanungan na kung pwedeng tumuloy at manganak si Virgin Mary, pero walang nagpatuloy. Kaya, doon sila napunta sa sapsaban. Alam niyo ba yung sapsaban? Yun ay pakainan ng mga tupa nung panahon na yun. So yun, doon nanganak si Virgin Mary.
At ang kanilang sinasakyan noon ay hindi po kabayo, ha? Donkey. O alam niyo yung donkey, yun po ay mas maliit sa kabayo. So yun, ang alam ng iba, kabayo ang sinasakyan nila, hindi po, yun ay donkey. Na yun ay doon lang matatagpuan sa Middle East. So si Maria ba at saka si Joseph ay nagpatuloy na mag-asawa after na may panganak si Jesus? Opo, nagkaroon nga sila ng 7 anak. So lahat-lahat, sina Jesus ay 8 magkakapatid. At nung mamatay si Jesus, 5 anak na matay sa Bethlehem, nagpunta na sila ng Ephesus. Ang Ephesus ay matatagpuan sa Turkey. At doon nanirahan si Mary at ang kanyang 7 anak at doon na rin sila inabot ng kamatayan. Ang bahay at saka yung musileo o pinaglibingan ni Virgin Mary ay matatagpuan sa Ephesus, yun ay na sa Turkey. Na ang Turkey naman ay malapit din sa Bethlehem. Ano ba ang mensahe sa atin ng pagkapanganak ni Jesus sa sapsaban? Marami. Una, humility. So pinakita doon ng anak ng Diyos at mismo ng Diyos na siya ay dakilang tagapagligtas pero sasapsaban lang siya, isinilang. So kung kayo may nakadaranas ng hirap o ganong kahirapan, huwag kayong mag-complain dahil si Jesus na anak ng Diyos ay isinilang lang sa napakasimpleng kainan ng mga tupa. Sa Bible din mababasa ninyo, kung ikaw ay mahirap, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Yun ay verse sa Bible na itinuturo sa mahihirap para mahihirap ay hindi mag-complain bakit sila ay mahirap. Mas magandang maging mahirap nga dahil ikaw ay pagpapalain ng Diyos. And another na mensahe niya sa atin ay simplicity. Una, di ba? Being humble and being simple. Dahil si Jesus as a redeemer, as a symbol of love, but ipinanganak siya sa napakasimpleng sapsaban. Kaya tayo, we advise that we should remain humble, simple in our life. Do not be extravagant. Okay? So, maraming salamat po.